After 6 months, almost 100 ml yung nawala dito sa oil natin. So, tingnan mo yung difference. Ito yung 800 ml. Yan mga lods. So, ngayon, nandito na lang yung oil na pinagpalitan natin. So, 6 months pa lang yan, lods. So, much more kung 1 year na yan. What's up mga lods? Welcome sa Legendary TV. Welcome sa panibago nating video. So, yun mga lods. Nagpapasalamat tayo sa ating mga solid supporters. And syempre, may mga sponsors na rin. Maraming salamat sa ating dalawang sponsors na yun mga lods. Yun, maraming salamat. So, bago ang lahat mga lods, and gusto ko sana nga i-special thanks and syempre shoutout na rin sa mga tropa natin. So, ito na mga lods, let's go. Andito na tayo sa ating topic. So, itong mga lods, share lang muna kung ikaw po ay mahilig sa Thai concept. Kung hindi mo alam kung paano buuhin. So, nasa tamang channel ka na lods. Siyempre, hinihingi ko yung tulong mo. Pag-subscribe. Siyempre, hit mo yung bell button. Kung gusto mo ng update about sa Thai concept. So, sa mga gustong magbuo ng Thai concept, mga lods, or naghahanap ng mga Thai parts, dito sa Palawan. So, puntahan nyo lang itong mga shop na to, lods. Yan. Yan. Mga legit po yan, mga lods, no? Quality and syempre, mura yung ating binibentang mga Thai parts dito. Yan. So, syempre, kung gusto mo magpagawa ng sticker, mga lods, dito kan sa Maki sticker. So, makakasigurado kang matibay at quality ang sticker. Yan. Rain or shine yan, mga lods, ang sticker niya. Hindi din nakukupas. So, yun. Maki sticker po. Yan. Diyan lang po yan sa may harap ng HTU, Palawan Lodge, sa bayan. Sa harap mismo, yung shop nila, no? Sa kabilang side lang ng daan. Diyan po yung shop ng Maki sticker po, mga lods. So, may mga Thai parts din po silang binibenta doon. Pasyal na lang po kayo. Yun na mga lods. Mga lods, ito na yung topic natin ngayong araw, no? So, kasi yung mga lods ay sinadya ko talaga tong gawin para sa kaalaman ng karamihan mga lods, sinadya ko talang gawin to sa aking motor na hindi i-change oil within the 6 months. Kung ano bang nangyayari, ang totoong nangyayari mga lods. So gusto ko lang i-share kung anong mga issue na nakita ko or possible issue na masira sa ating motor. So yun mga lods, kung interesado ka na, so keep on watching mga lods. So yun. Ang motor ko po ay 6 months ko hindi na-change oil. So or may tinatakbo siyang 8,315 km per hour. So, gaano ba kalayo yung 8,000 kilometers mga lods? So, sobrang layo. So, tingin nyo, may pagbabago sa takbo ng motor natin, sa dami ng oil ng motor natin. So, yun mga lods, i-explain natin kung anong possible issue na mangyayari sa ating motor kapag 6 months na tayong hindi nag-change oil. So, yun. So, ito mga lods ay actual talaga na sa motor ko to. Ginawa ko talaga para sa ating content kung anong mangyayari kapag hindi natin i-change oil yung motor natin. So, ang tamang pag-change oil mga lods ay, halimbawa, kung lagi kang nasa biyahe, 2 months to 3 months mga lods, dapat mag-change oil tayo. Kasi yung buhay ng ating motor ay ating makina. So pag nasira yung ating makina, hindi na po yan tatakbo ating motor mga lods, no? Palyado. Daming sira, kaya mas mabuting na updated po tayo lagi sa
pag-change oil, no? So itong mga loads ay actual na kuha ko doon sa Suzuki 3S, doon kasi ako nag-change oil. So ang motor natin ay Smash 115. So ang karga ng oil niyan mga loads 800 ml. No, 800 ml lang ang karga ng oil niyan sa makina. So sa oil naman, umpisa natin sa oil mga loads. Yung pagbukas namin ng oil ay syempre ang makikita mo kapag ano, sobrang lapot, hindi mo maintindihan pula ba or itim na yung kulay niya, parang basta dugo, parang dugo na yung kulay loads, parang wala na, sobrang lapot na, no? So yun ang unang nakita ko, sabi ko grabe, ganito pala ka itim pag 6 months na hindi natin na change oil. So after noon mga loads, napapansin ko rin kasi yun, every morning hard start yung motor natin, parang hirap pa andarin. Yun, yun din yung napapansin ko dun sa 6 months na yun, hirap pa andarin pag umaga. Nung na-change oil ko na yung motor ko, one click lang loads, andar na kagad siya, no? Malaga din talaga yung oil sa ating makina. So minsan napapansin yung mga loads, wala na tayong, wala nang hatak yung motor natin. Walang hatak, no? Tapos mapapansin mo lakas ng vibration ng makina natin once na konti na yung oil. Kasi halos wala nang ano doon sa mga gear doon sa loob ng makina, wala nang mag-ikot na oil, kasi kapag sobrang lapot mga loads, hindi na po masyadong naakyat yung mga oil doon sa mga sulok-sulok ng ating makina. So yun, dapat mahalaga talaga yung change oil, no? So papansin ko doon mga loads, after namin binaba yung oil, syempre ano, pinaubos muna natin yung mga tulo. Then after noon, kung halimbawa may oil filter man yung motor mo, so yun, binuksan namin yung oil filter ng motor. So sobrang daming latak mga loads. Yan. Sobrang daming latak ng oil filter natin, no? So kapag napuno ng oil filter natin, di na po yung sasala ng mga dumi. So tendency, yung mga dumi ay ikot-ikot na lang doon sa loob ng makina natin. So ang mangyari, syempre magagasgasan yung ating mga gear doon sa loob. Ayan. So isa rin ng napapansin ko mga loads, masimple na ano, within the 8,315 kilometers yung oil natin, or the 6 months, halimbawa 6 months to mga loads na hindi natin yung change oil, from the 800 ml na oil yung simula na nilagay natin doon sa ating motor. So nung sinukat namin mga loads ulit, almost 100 ml yung nawala na oil dun sa makina natin. Yan. Mga loads niya natin, ha? After 6 months, almost 100 ml yung nawala dito sa oil natin. So tingnan mo yung difference. Ito yung 800 ml. Yan mga loads. So ngayon, nandito na lang yung oil na pinagpalitan natin. So 6 months pa lang yan loads. So much more kung 1 year na yan, baka wala ng oil. So how much more kung 1 year po tayo hindi nag-change oil, ano mangyayari? So possible na mga 250 ml yung nababawas. So syempre wala na mga loads, delikado na yung sa ating makina. Doon po nagkukos ng sira kapag yung oil natin na ginagamit ay konti na lang yung oil na dapat doon sa capacity ng makina natin. Pag hindi niya na-reach yung mga loads, magkakaproblema dyan yung mga gear sa loob, yung oil sobrang lapot, hindi niya na maabot. So magkakagasgasan yung, syempre bakal sa bakal yung gear natin sa loob. Dapat may oil na nag-ano doon mga loads, para hindi siya magasgasan yung ating mga gear doon sa loob ng makina. So yun ang mahalagang bagay na sana pag damot yung ating motor sa pag-change oil, no? Kasi malaking tulong yung mga loads, no? Within the 2 years and a half ko na po yung motor ko, ngayon ko lang po yan sa hindi change oil, dahil gusto kong mapatunayan na kung anong mga issue na nakikita ko dito sa oil, syempre para ma-share ko doon sa mga loads natin na nagmo-motor dyan. So yun mga loads, syempre
lagi pong basahin yung manual mga lods sa bot sa change oil. Kung anong oil ang dapat natin ilagay sa ating motor. No? May mga recommended oil po yan dyan sa ating mga manuals. Yan. Doon po tayo magbe-base. Hindi po yung magbe-base tayo sa mga sabi-sabi ng tropa natin. No? Possible din ikakasira na ating motor, ay ng makina natin sa mga maling oil na ginagamit natin. Lods, sana may nakuha kayo ng idea or tips kung ano ang kahalagahan ng pag-change oil ng ating motor. So, ugaliing mag-change oil mga lods para laging bago at presko at garantisado ang ating motor. So, yun lang mga lods. Sana may nakuha kang idea. Siyempre, kung may nakuha kang idea, hinihikayat po kitang mag-subscribe. Hit mo yung bell button para lagi kang updated sa panibago nating video. So, kung mahilig ka sa Thai concept mga lods, nasa tamang channel ka na. So, kaya, yun. Kung maraming mga gustong mag-build ng Thai concept, kung paano ko nahirapan, kung anong umpisa, kung paano buuhin. So, yun mga lods, nandyan po sa aking mga video. May mga tips po yun dyan kung mga about sa mga Thai concept. Yan. Scroll nyo lang yung mga video ko mga lods, nandyan po. Makakuha kayo ng tip doon kung paano. Kung sa mga tipid, tips or yung mga DIY na mga ano pasok sa ating Thai concept, meron din tayo niyan lods, no? So yun lang mga lods, maraming salamat and syempre ride safe po sa inyong lahat. Let's go.